Ay, bawal. Ano, hindi ko in-expect na parang hindi naman talaga super strict yung baggage. Kasi hindi kami nag-check-in baggage. Wala kaming inalot na parang 10 kilograms of room, 7 kilograms hand carry-on lang kami. Ayun. We have successfully checked in and nandito na kami. 2 hours ahead. 2 hours ka nga, mama. Ilang hours ahead tayo at? 2? Madami yung tao, hindi ko in-expect na ito kadami, kadami. Ayun. Pero hindi naman super like pa. Si Ami. But anyway, ayun, I'm excited. It's been a while since nakapag ano ako, nakasakay na aeroplano. But yeah. Bye! Siguro ano, magpa 5, 4:45 ganun. Ayun, nakababa kami ng mga 3:30. Ayun, hindi ko sure, pero yun, nandito na kami. Tapos pagbaba namin ng airport, paglabas namin ng airport, sumakay lang kami ng tricycle. Papunta dito sa parang port din, yung mismong port, nag-tricycle na lang kami. Sa parang mga 200 something yung ano, yung tricycle papunta dito. Tapos, pagdating namin dito, may binayadan kami na 290 pesos para sa environmental fee, para sa port fee ba yun, terminal fee, tapos yung mismo kabayadan sa boat. Ayun. Pero pagdating, bago kayo makapagbayad lang, kailangan nyo pakita muna yung QR codes nyo as a tourist. Ayun, madali naman siya sa land, kaya kaya nyo na yan. Also, fun fact, first time kong sasakay ng boat. Kanina pa akong gising, siguro mga 2 AM gising na ako. Hindi ako makatulog. I saw the sunrise. Pero hindi siya tapat na tapat. Kasi parang, naman ko, hindi ko nakasan yung sun. And I already took some pictures. And I saw how the beach came alive. Kasi kanina talaga, as in walang tao. Ako lang talaga yung nandito. Nagagawa ko naman kung ano-ano sa sun. Oh my god. I'm in awe. Ganun. I'm in awe. Ayan,
nagpalit na ako ng pang-outfit ko for today. Pero hindi ko pa nakuha yung tote bag. And si Mama nasa room sa hotel. Nagpapalit siya. And then, pagdating ni Mama, papapicture ulit ako. Kasi... By the way, nasa station 1 kami. And later, after namin mag, ano, after namin mag-breakfast, punta kami sa D-Mall, mag-bibili ng stuff, and then, you know, mag-libot-libot. We're gonna go swimming. Ayun. So, ito lang yung hotel namin, no? Katapat lang ng beach. Pero for sure, nasa may Yamani yun, yung mga nadalin, Discovery Shores. I'll see you guys later. Bye bye bye. Papunta kami sa grotto and kitang kita nyo naman buhay na ang Boracay. Pero siguro compared sa pre-pandemic, mas kakonti ang tao ngayon. Magkano pa ba ang? Sige, grotto na! Magkano isa? Sige po. Kahapon, nagtanong ako dun sa sinakyan naming tribe kung nakabawi na sila sa nung pandemic. Dahil ng pandemic, di ba naman, ano, nagsarado to nung renovation, tapos biglang tinanong kung nakabawi na sila. Sabi nila hindi pa daw. So, if may plano talaga kayo magpuntang Boracay, as much as possible, eh, huwag nating baratin. Pero syempre, nagtitipid din tayo. Pero as much as possible, huwag nating baratin kasi bumabawi pa lang sila. Medyo malayo yung lakad papuntang grotto, pero keri naman. Kasi magkayak pa, Diyos ko. Tinry namin yung sikat daw dito na bilihan ng milkshake na smoothie. Yung Jonas. Kala namin dun sa Jonas kahapon. Sa Jonas pala dito sa dulo pa. I don't know how y'all do shit where you from, but... Oh, nulit niya lang din sinabi ko. Mag-arap kami ng mga kanina. Ang ganda ng hotel. Gulat ako. May ganun pala sa gitna ng D-Mall. Tapos kala ko dito mga kainan lang. Chuta, meron pa ng hotel sa gitna. Nakatawa naman dito sa D-Mall, pero may mga parang sarado na talaga. Sayang, hindi namin na-try. Meron at least, pero parang makabukas itong cafe. Mga kainan, pwede pa namin kainan. Yan, mga inasal. Naghahanap kami ng makakainan. Ang bagsak namin ay sa... Mang inasal. Paano kainin ka?